Vay nanay contestant sa It's Showtime na si Marilyn Lagsa, naglabas na ng sama ng loob sa isang judge na si Rupa Gutierrez. Dahil sa dami na ng babash kay Marilyn Lagsa, ay naglabas na ito ng sama ng loob at nag-post sa kanyang account. Hello? Ako nga pala ulit ito. Nag-upload po ako kanina. So, marami pa rin po yung mga nagtatanong o hindi naiintindihan yung mga sinasabi ko. Paligoy-ligoy daw. Paligoy-ligoy daw po ako. Ano po bang paligoy-ligoy doon? Hindi po ba ninyo mag-gets yung sinasabi ko? Sobrang hirap po bang intindihin yun? Parang lalong mga naging hindi lalo nag-gets yung mga sinasabi ko. So, isa lang po yung sasabihin ko sa inyo. Dederechahin ko po kayo. Wala lang paligoy-ligoy. Ginawa ko po yon kung bakit ako paligoy-ligoy. Nung time po na yon, yung sinagot ko yung ano na yon, dahil nag-iisip po ako, dahil iniisip ko rin po yung side ng nanay ko, dahil lalabas po nanay ko ng live na sinungaling po sa segment po na yon. Okay na po ba yon? Ha? Totoo lang, nahihirapan na ako, ha? Ayokong... Dati pangarap kong gumawa ng vlog, pero hindi sa parang ganito na sisikat ka, pero super bash yung nangyayari. Yung mga ang sasakit, halos minumura ako. Ang saklap, ha? Sobrang saklap. Totoo lang, ayoko talaga nagbabasa eh. Ayoko po talaga nagbabasa ng mga segment na yan dahil alam ko pong mas lalong sasama. So, sana naiintindihan nyo po. Ito po yung panganay kong anak. Para makita po ninyo na nasa akin po ang mga anak ko at wala po sa nanay ko. So, yung layo po ng tindahan ko mula sa bahay ng nanay ko ay nasa 190 metro. Sobrang lapit lang. Tutusin, yung mga sinasabi doon, yung mga paratang sa akin, hindi po yun totoo. Kaka-stress na po talaga, sobrang nakaka-stress na. Sa mga nambabas sa akin, yung sobrang akala nila, napakasama ako na. Sa totoo lang, nag-usap kami kanina ng nanay ko, kani-kanina lang. Pumunta siya rito sa tindahan kasi nag-iwan siya ng perang panghulog niya. Tiyanong ko nanay ko, ang sabi ko sa nanay ko, Nay, gusto kong malaman yung kasagutan ninyo, bakit po yun ang tinanong ninyo? Nag-iisip pa siya. Pero maya-maya nagsalita siya sa akin. Kasi anak, wala akong masabi. Sabi ko, ano? Wala kayong masabi, Nay? Bakit? Sabi kong ganun sa kanya. Ang dami-dami naman po pwedeng itanong related sa buhay ko. Sana po yung nagpakatotoo kayo. Hindi nyo po alam po ano po yung nangyari sa akin. Sa totoo lang talaga, si nanay. Lutang siya eh. Wala siyang alam sa mangyayari sa akin ganun. Yung parang chinismis niya lang siguro ko na appealing niya ganun lang yung mangyayari. Na hindi niya alam na magiging ganito yung sitwasyon ko. Oh, ikaw na dun. Napakahirap. Napakahirap po talaga sa totoo lang. Sabi ko nga sa nanay ko, Nay, kasiraan ko, kasiraan nyo din. Kasiraan nyo, kasiraan ko din. Kasiraan ko, kasiraan nyo din. Ayun, hindi siya nagsasalita sa akin. Hindi siya nagpapaliwanag ng mahaba-haba. Basta yun ang sabi niya sa akin. Wala raw siyang maisip na sasabihin. Sabi ko, Inay, sabi kong ganun. So, sobrang dami niyong pwedeng itanong sa akin, bakit ganun pa? Na wala namang katotohanan. Sabi ko sa kanya, alam niyo po ba, ilang million basher po nang babas sa akin? Mapalo na po ng milyon, hindi niyo po ba naisip yun? Akala niyo po ba nakikipagchismisan lang kayo? Akala niyo po ba na parang kapitbahay lang na nagsasalita kayo? Na kahit anong sabihin niyo ayos lang? Naka-live po tayo noong time na yun. Sana po man lang kahit papano. Naabisuhan din po kayo ng mga nag-interview sa'yo sa segment. Kasi sa totoo lang talaga, wala rin akong alam, wala rin akong idea. Wala talaga akong idea sa itatanong ng nanay ko. Kasi, ilang days din kasi nag-i-stay sa hotel ang nanay ko. After ng swab, stay sa hotel hanggat hindi na ako lumalabas ng segment, hindi po uuwi. So, ayun. Sa mga nababasa kong basher, huwag niyo po akong murahin. Dahil hindi po ako ganong klaseng tao ng tulad po ng iniisip ninyo. Hindi rin po ako artista.
Simpleng tao lang din po ako. Sana nakakaintindi kayo. Ang hirap. Imbis na maging moment sa akin yung pagsali ko doon, pero parang hindi. Bangungot po yung nangyari. Sobrang bangungot. Tapos may isang judges na hindi rin po marunong umintindi. Pinahiya din po ako. Sana nung time din po na yun, naisip din niya na naka-live din kami. Hindi rin po marunong mag-isip yung judges po na yun. Ha? Sa halagang 5,000 consolation prize. Hindi ko pa nga nare-receive eh. Hindi ko nare-receive yung pera na ko dun sa segment po na yun. Sa halagang ganun lang, nilaglag yung pagkatao ko. Napakahirap. Napakahirap po.